What is up, boys? Welcome back sa panibagong episode ng Gaming Adventure dito sa Sausage Man. So ngayon, hindi muna tayo may pagbarilan sa Battle Royale. Pag-uusapan natin dito, boys, yung mga legend card. So naisip ko, sobrang daming beses ko na naglaro ng game. Lahat ng legend card na gamit ko na kahit papano, mga ilang beses na. So gusto kong gumawa ng video para sa mga bagong player na naglalaro ng Sausage Man. O di kaya sa mga gusto mag-try na ito. Baka ma-encounter nila tong iba't ibang uri ng legend card. Kasi yon, nagamit ko na lahat to. Tsaka baka makapagbigay ako ng mga tips paano gamitin sila ng tama or di kaya effective. So, let's go. Una natin gamitin yung Sweetheart Legend Card. So boys, nung season 1, dalawang legend card lang yung meron dito sa Sausage Man. Yung una yung Shadow Warrior Legend Card, tsaka sunod yung Sweetheart Legend Card. Yung Flying Wing tsaka yung Orb, ngayong season 2 lang dumating yan eh. Ngayon, pero mamaya gagamitin natin. So, Sweetheart Legend Card muna. Ito boys, kumbaga sa ML, ikaw yung support pag pinulot mo to. Ikaw yung support ng team. Kasi unang-una, ang pwedeng gawin ng skill 1 neto boys, ng Sweetheart Legend Card, ay mang-heal. Nakalagay dito, magkakaroon ka ng force field na mang-heal 5 HP per second. Ito yung ginagawa niyan. So ito, pipindutin mo to boys pag nakapulot ka neto ha. May cooldown din siya pero mabilis lang. So ibabato mo siya sa isang area. Yan, tapos pwede kayong pumunta dito ng mga kakampi mo. Tapos mahihil na kayo. So yun yung first skill ng Sweetheart Legend Card. Yung second skill naman niya, or yung skill 2 naman niya, dance of respawn. So pag may napulot kang coin, respawn coin ng mga kakampi mo, hindi mo na kailangan pumunta sa respawn location. Hindi mo na kailangan pumunta doon, ikaw na mismo yung magbubuhay sa kanila. So since wala tayong kailangan i-respawn na kakampi ngayon, yan yung lumalabas, no teammates to revive. Pero pag meron na boys, kung sakaling may ma-eliminate na teammates, pwede mo silang i-respawn. Tapos pwede mo lang siyang gamitin sa open area boys. So kunwari magtatago ka sa bahay at gusto mo dito sila i-respawn, hindi pwede. Kailangan mo sa open area gawin yun. Kasi ang mangyayari niyan, magkakaroon ng portal dito sa taas at doon lalabas yung mga na-eliminate mong kakampi, tapos mabubuhay na ulit sila. Ang problema lang, walang barrel na mapupulot. Hindi katulad sa respawn location na may barrel agad silang mapupulot pagbaba nila dun sa portal. Tapos ang ginagawa dito, ibang mga kalaban ko boys, ginagamit nila tong skill 1. Kunwari, clash na or barilan na. Dito sila nakikipagbarilan. Yan, ganyan. Parang ganyan ginagawa nila. Ginagawa nila yun para kung sakaling maminusan yung HP nila, magkakaroon agad sila ng HP. Parang nakahil agad sila. Ginagawa nila yun minsan pagka, or namin, pagka may mga kalaban kami sa harap namin, tapos, yan, spray lang ng barrel habang nasa loob ka ng heal. So yun yung pwede mong gawing isang strategy sa Sweetheart Legend Card. Comment down below boys kung nagamit nyo na lahat tsaka ano yung paborito nyo, okay? So Shadow Warrior Legend Card naman tayo. Itong Shadow Warrior Legend Card boys, more on pang ano siya, escape. Pwede mo itong panakas. At the same time pwede rin pala pang ano, pang rush. Pero pang escape talaga siya eh. Yung skill ano niya, skill set niya. May apat kang hook boys na nag-cooldown dito sa gilid. Tapos pwede mong gamitin 'yan pantakas or di kaya panlapit sa kalaban mo. So yun yung skill 1. So tapos tong skill 2, summon a clone to confuse the enemy. So kung gusto mo nang mag-escape or di kaya gusto mong lituhin yung mga kalaban mo, pwede mong pindutin tong ano niya, skill 2 boys, yung clone. Ito yung clone. So makikita mo, madami akong clone, kage bunshin, at malilito na yung kalaban yan. Pwede ka na makapagtago at mag-escape. Gamitin yung mga hook mo. So sabi ko sa inyo kanina, merong hook 4. So yan, cooldown na. Pwede mong gamitin yan. Yan, pwede mong gamitin sabay-sabay yun boys, yung hook na 4. And marami kasi siyang ginagawa. Ito pa rin yung parang ginagamit talaga ng mga ibang player. Kasi pwede kang umakit sa building na ganyan. Tapos pwede kang mag-escape.
ganyan, tapos susugurin yung kalaban, magtatago sa kalaban. So depende na lang kung paano magagamitin yung skill 2 niya tsaka skill 1. So yun yung Shadow Warrior Legend card, boys. So punta naman tayo sa Orb Legend card. Orb Legend card, kasama siya ng Flying Wing, ngayong season 2 lang sila nilabas. Ginagawa na ito, boys, yung skill 1 niya, lilipad ka papunta sa area na gusto mo puntahan. Katulad na ito. Wait lang. Hindi mo siya makokontrol, boys. Hindi mo siya mapapa left or right. Dire-diretso lang talaga siya. So, yun yung ginagawa ng skill 1 ng Orb Legend card. Katulad din ng sabi ko kanina sa Shadow Warrior, more on pang escape siya, pantakas. Pero ginagawa rin siya pang initiate, pampasok sa mga kalaban, pagpunta sa mga kalaban, pwede mo rin gawin yun. Tapos, yung skill 2 naman, yung turning into a ball to move. So, magiging bola ka dito. So, yan. Tatakbo-takbo ka lang dyan, napakalupit. Kahit sa portal, pwede kang pumasok, boys. Tapos, pwede ka rin tumalon-talon sa mga obstacle na ganyan. Kaso may certain height. Ayan, hindi pala. Pwede pa lang tumalon dito sa kahit ganito kataas. Ay, hindi pala. May mga height na hindi niya kayang talonin. Kung parehong pwede mong gamitin yung first skill tsaka second skill mo. Ang una mong pipindutin, boys, yung first skill. Tapos second skill. So lilipad ka parang ganyan. Napakabangay, sabay. Ikot ka ng ikot. Tapos pwede mong i-cancel tong ikot mo. Tapos pwede mong barilin yung kalaban mo. Pwede mo siyang panugod nga. So yun yung parang combo na itong Orb Legend card na to. Sana mapulot nyo yan, boys. Maraming may favorite na ito ngayon. Marami ako nakikita mga player na ito yung ginagamit talaga nila ngayon sa game. Tapos punta naman tayo sa last na legend card na gagamitin natin. Yung Flying Wing Legend card. Nakalagay dito sa kanya yung skill 1. Deploy smoke device and release smoke to hide your movement. Okay, pwede ka magtago. Skill 2 naman, summon flight wings to soar above the sky and dominate the battlefield. So yung ginagawa nung first skill niya, boys, parang smoke grenade, pero mas grabe yung mas grabe yung usok. As in, pwede kang magtago talaga. Ginagamit namin yung first skill na ito, boys, pag may i-heal kami. Ewan ko lang kung ginagawa rin to ng iba, pero pwede mo siyang i-cast parang smoke, tapos pwede kayong mag-heal dito sa loob kasi hindi kayo makikita dito ng kalaban . Papapasukin mo dito yung sausage na down na mong kakampi, tapos pwede nyong i-heal dito sa loob. Pwede yon, kasi medyo risky din kasi yung iba marunong . Baril sila ng baril dyan, so may tendency na tamaan kayo, pero mas safe yun kaysa no choice kayo, diba, sa open area. Pwede nyong i-cast yan, pwede, kaya pwede nyo rin panakas para hindi kayo makita, alis na kayo. Deploy nyo yung smoke, alis na kayo agad ng kasama yung mga teammates mo. Pwede yung ganong strategy. Tapos yung skill 2 niya nga, Flying Wing, maglilipad ka. Parang katulad din nung sa Orb Legend card, pero dito, boys, mas maiksi yung duration ng paglipad mo. Pero makokontrol mo siya. Tulad nito. Makokontrol mo siya kaliwa kanan, taas baba. May certain height lang din siya. Ayan, ito yung maximum height. Wala na. Tapos pwede mo kaulit mag-smoke. Ayan, pwede mo gawin. Bahala ka na gagawin mong combo. Ginagawa nga namin dito, ayan, papasok kami sa loob at tatakas or di kaya mag-heal ng kakampi. Ganyan yung ginagawa ko sa legend card na to. So, ito yung Flying Wing Legend card, boys. Balik tayo dito sa loob. So, yun yung Sweetheart Legend card, Shadow Warrior Legend card, tsaka Orb and Flying Wing Legend. Bago ko tapusin yung video, sa mga hindi pa nakakaalam, pag mayroon kang legend card, bawal kang pumulot ng mga, bawal mong gamitin yung mga throwables. Katulad ng fireball, hook, ano ba yung mga itong healing grenade, basta mga throwables na item. So pag mayroon ka na itong mga legend card na to, hindi ka pwedeng gumamit ng mga throwables na item. So yun lang yung kapalit. Pero pag tinanggal mo naman na siya, nangyari, aalisin natin tong legend card natin, pwede ka na ulit maggumamit ng mga throwables. Tulad ng fireball, healing grenade, mga ganyan. Pwede ka ulit mag-hook.
So, yun lang boys. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Pwede kayo mag-suggest sa baba kung ano pa yung mga gusto nyo makita dito sa training range na pwede kong gawin. Gagawin natin yan dito sa channel. Gawin ko ng video kung ano yung gusto nyo. Salamat sa panonood. Sana nakatulong tong video na to sa mga bagong player. Yun, lalo na sa mga bagong player pala. So, yun lang. Salamat. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. Video be out.